Nag-start talaga kasi yung ano, yung pagiging libero ko is sa Cagayan Valley Club team. Okay. Parang before, hindi naman sa pagmayabang, pero kasi ang dami talagang magaling na spikers sa team namin. Like, Mami Aiza, Ma'am C. Ange, Tabaquero, Rose Vargas, Joy Benito. So parang thankful ako na si Coach Ness, nakitaan niya ako ng talent sa pagiging libero, na kinonvert niya ako doon. Kasi parang siguro kung ngayon, tenga lang ako, na hindi ko na-improve yung self ko, na nasa bench lang ako ngayon. Kasi hindi naman na parang magaling ako, mataas ako lumipad, magaling ako mag-spike. Hindi na eh. Yung tangkad ngayon, parang iba na talaga eh. Mapag-iiwanan ka na eh. Grabe na yung mga bata ngayon eh. Sobra, dami na din magagaling. Sino yung mga gustong makaharap na liberos? Total, yun naman yung position mo ngayon eh. Pwede ba yung ayaw makatapat? Sino? Sige, pwede yan. Hindi, wala kasi nung ano, parang mas ahead ako kay Denden. So, before kasi nung pinapanood ko siya nung patapos na ako, grabe talaga siya. As in, hirap siya bagsakan ng bola. Like, tumansik na yung bola, mahabol niya pa eh. Dami kong napapanood na videos na gano'n na ang layo na nahabol niya, tapos nabuhay pa. Score pa nila. Mga gano'n. Ateneo Adamson ba yan? Parang Ateneo Lasal. Ateneo Lasal mga din. Mga finals eh. Oo. Wow, so yung mga ibang games ni Den, pinapanood mo din ah? Oo naman. Sino pa? Sino pa mga liberos? Yung ano, yung gusto mo makamatch up or yun nga, yung ayaw mo. Don Macandili. Hirap din bagsakan nun kasi parang wala pa yung bola, nandun na siya eh. Diba? May ganun. Actually, sinabi ni Don, ganun daw yung style niya. Actually, parang sinabi niya na minsan mali daw yun, yung ina-anticipate niya agad. Oo, kung nasan like, yung bola. Hinuhulaan daw niya. Like, ikaw ba? Ano ba? Ganun din ba iniisip mo minsan? Or... May ano, parang ako kasi, parang ang technique ko talaga is, kung nasan yung walang kamay ng blockers namin, doon ako pumupwesto. So, technically, kung nasa kamay naman, mag-check yun or lulusot sa kamay, patay. Kung mag-check, mabubuhay, mas mataas yung bola. So, mas mahahabol ko. Okay. Pero ako, parang lagi ako wala dun sa kamay. Pero yung sinasabi ni Don kasi na, tama naman siya, minsan kasi feeling namin dun babagsak, so pupunta na kami, wala pa kami sa bola. Eh, ang proper talaga is, kailangan natapik muna bago ka umalis ng position mo. Saan ka ba mas masaya? Yung totoo ah. Sa pagiging high flyer at scorer o pagiging libero? For now, sa totoo lang, happy naman ako ngayon sa pagiging libero ko kasi feeling ko dun talaga ako makaka-help. Pero nakakamiss din maging spiker kasi alam mo yun, parang feeling ko kaya ko eh. Parang kaya ko pa din, ganyan. Parang depende na lang talaga sa condition ko kung hanggang saan ko kaya makipagsabayan. Pero feeling ko naman kaya ko talaga. So, parang syempre kailangan, parang yung mga coach naman talaga nakakita kung saan ka talaga makakatulong and kung saan ka mas makakatulong sa teammates mo, ganyan. So, tinanggap ko naman ng buo yung pagiging libero ko. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.